tuwa. Kasama ko na si NU girl. NU girl? Dahil po sa kanya ay pumunta kang NU. Gawin niyo na po siyang ambassador ng NU. E din pag may ano doon referral, lalagay ko dyan. Sabi! Ay, wala. Alam niyo ba, sumakay ako sa Pasay na bus, tapos sabi, pababa ng Double Dragon. Dalawang beses ko tinanong, tapos nasa Pitex na, hindi ako bumaba ng Pitex kasi nga magdo-Double Dragon. Tapos namagpas ng Pitex, yung alam niyo papuntang sukat, yun, nag-grab ako. Ayan o, dadaan pa ako dun. Dito rin po ba yung payment? Ay, okay. Okay po. May vlog. Ang tagal ko hindi nag-upload. 3 weeks. Sabi ko, diba, every week. Anyways, nilubos ko muna yung bakasyon. And ayan, suot ko na yung uniform ng medtech. Kasi first day na namin bukas. Pero hindi pa mag-uniform bukas. So, pupunta ko sa NU. Kasi may mga idudrop akong subject na may nasali kasi na hindi ko naman na dapat ititake. So, bukas ko pa siya madudrop. And online class na ako bukas. So, ito yung binili ko. Sabi, ano, inubusan na daw ng mga transfer yung mga third year na old students. Ako, pumunta naman kasi ako sa
NU, nagpapasal ako ng requirements, sakto, nakita ko yung Bulldogs Exchange, yung partnership nila sa Surplus, na may libreng, that time, may libreng SM Advantage card, kapag naka-work 500. Pumunta ako doon, yung isa lang yung nabili kong uniform, kasi wala pa akong budget sa ipang tatlo, eh hindi ko naman ina-expect na mauubos. So, nung pagbalik ko, ubos na pala, sana bukas meron pa, isa lang yung uniform ko, dapat mga tatlo sana yung bibilin ko. So, for today, kaya ako nag-film. Actually, ngayon, Sunday, bukas na yung first day, cramming na upload to. Eh, na-upload ko din agad mamaya. Mabilis ang edit na lang, guys. Kasi ang dami talagang nagtatanong about sa paglipat ko sa NU MOA. And dito ko nasagutin lahat. Una is, kano yung tuition fee ng NU MOA? Pinost ko to sa isang TikTok video ko, kaya tignan nyo na lang. Nandun siya per sem. Tri-sem yung NU MOA. And mga nag-range siya ng mga, parang mga 28K. Basta check nyo na lang sa TikTok ko. Sa ang branch ako lumipat? Sa MOA. Ayun, kakasabi ko lang sa NU MOA. Ako sa EYAC DASMA. Ayan, nag-ask din yung iba saan ako galing. EYAC DASMA. Ngayon, lumipat na ako sa NU MOA. Ano pa ba ang mga tinatanong sa akin? Anong subject ang... Anong subject ng NU MOA MedTech simula first year to fourth year? Actually, napakadami niya. So, kung ilalagay ko, hindi ko alam. Baka next video na lang kasi cramming na nga itong video na ginagawa ko na ngayon ko lang agad i-upload. So, susunod na video na lang yun. Tapos, marami rin nag-ask if na-credit ba yung mga subject ko na na-take ko from previous school. Yes, na-credit. Lahat na credit actually except lang yung anachem and organic and inorganic chem lab. Eh ang hirap pa naman ng dalawa na yun. First year subject ata siya eh. Kulang kasi sa units yung na-take sa EA kaya sa EAC. Kaya uulitin ko siya dito. Pero okay lang kung lab kasi face to face eh pandemic naman yung time na yon, so hindi kami nakapag-lab. So, para ma-experience ko naman yung lab. Kaya, hindi naman siya kawalad sa akin. Ay, may epal yung aso ko. Hi, Oreo! At say hi to my dog. Kalbo siya. Shih tzu siya, guys, pero pinag-room siya. Kaya, kalbo siya ngayon. Okay, dun ka na. Tapos, nag-ask din. Pwede ba mag-transfer sa NU MOA pagka second sem? Sorry, ang dami nagtatanong, hindi ko pa rin masagot kasi hindi ko talaga alam. And nung last time na pumunta ko sa NU, nagpasa lang ako ng x-ray and patapos pa closing na kasi noon. Kaya hindi na ako nakapagtanong sa admission. So bukas itatry ko ulit itanong. Pupunta ko bukas sa NU mo kasi mag-drop na ako ng subject. Kasi may nagkamali ng lagay, dapat hindi ko na siya matitik. Online class ba ang NU MedTech sa MOA or face-to-face or hybrid? Hybrid po, parang ang alam ko, yung mga first and second year, parang ano sila, online class. Kasi yung mga subject na ibabak subject ko na gen ed subject sa ibang, pero sa ibang course siya, mga online class. Pero pag third year, but mga professional na ka-subject, ano siya, face-to-face. Pati lalo na yung lab, basta pag-med, face-to-face siya. So hybrid, may mga online class pa rin din. Meron pa rin face-to-face. May nagtanong if pwede ba mag-color ng hair sa NU MOA. Tinanong ko yan sa kakilala ko doon. Pwede daw, basta wag lang yung mga bright na color. So baka next week or... Ewan, magkukuli ako ng brown kasi gusto ko brown yung hair ko and bawal kasi sa dati kong school na kahit brown. So, ayun. Tanong sa akin nung mga una kong in-upload yung TikTok na medyo dumami yung views kasi nung nag-transfer nga ako kung ano yung naging process. So, bago nyo mapanood tong video na to, nakita nyo naman yung mga clips ko dun sa school kung ano yung mga ginawa ko. Kailangan pag lumipat ka may apat na documents. Ay, hindi, more than that. Basta ilalagay ko na lang dito, ito yung mga need niya. And hassle siya sa akin kasi hindi ko napasa sa school ko dati yung 137 and 138. So ang ginawa ko, kaya pabalik-balik ako, parang halos ang dami ko yung libo rin na gastos ko pabalik-balik kasi syempre kumakain ako and yung pamasahin, ang gastos.
ano, kumuha ko sa senior high school ko ng 137 pati ng 138, tapos pinasa ko 'yun sa AYAC. Tapos bago kasi makuha yung TUR, dapat napasa mo yung 137, 138, yung PSA mo. Tapos marami pa yan, may kailangan pa ipapirma sa NU para makakuha ng TOR, tapos mga copy of grades, yan. And nakalimang balik ako kasi kulang yung mga requirements ko. Pero, pinush ko pa rin. Bakit ako lumipad sa NU MOA? Okay, siguro dito ko na itatapos yung vlog. I don't know if makaka-help ba to or what. Sabi ko na sinabi guys, okay na siguro yun. So, yeah. Thanks for watching and hindi ko na-expect na may nanonood pa rin ng vlog ko. Actually, nag-start ako mag-vlog kasi wala lang memories. Pero natutuwa ko na may nagme-message sa akin na nanonood kayo ng vlog. Thank you so much sa paglaan ng time nyo. Ayun, dito ko na i-end yung video. Ang dami kong sinabi. Don't forget to like, subscribe, and click nyo na yung notification bell kahit hindi naman ako madalas mag-upload. Pero natatay ko na talaga, guys. Yan, i-click nyo yung notification bell kasi wala pa akong schedule kung kailan ako mag-upload para mag-notify na lang sa inyo pag naka-upload na ako. And comment sa mga tanong or whatsoever. Follow nyo rin yung TikTok ko and IG. Pwede nyo ako i-DM doon if you have questions. Ayun lang. Bye!